Eh, good morning mga ka-Diyos Garage. So, for this video, sharing po tayo ng ating gagawin ngayon. Well, 300, magpapal po tayo ng crankshaft oil seal sa likod, rear, sa pagitan ng engine at saka yung sa transmission kasi may tagas na po siya. So, kailangan natin palitan. So, ito po yung ating gamit, no? Yung brand na Nook. Ayan po yung parts number sa mga ano po, nagtatanong dyan. Okay, tara, punta tayo sa ilalim. So, naibaba na naman yung kanyang transmission. So, papalitin kami ng light clutch, clutch assembly. The sharp plates, lining, release bearing, saka pilot bearing. So, ito po siya. Medyo madilim nga lang. Okay, so tatanggalin na po natin guys yung mga tinito na palibot para mahugot na natin yung ating housing ng oil seal. Kasi mahirap siyang tanggalin dito. Mayroon lang po yung 10mm na tunay nyo pa ikot. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 10mm. So, gamit tayo ng ating socket. Kaya ito yung pumbira. Ratchet. Okay, para ma... ano na natin yan. Marinog na. Luluwagan natin yung mga 10mm na panelyo. Guys, yun. Okay. Ikot na to para mailabas natin. 4 5 6 7. Okay, ngayon guys, 7 tonelyo siya, no? Tapos sasikwatin na natin to ng ating ano, unti-unti para may silicone kasi yan, yan para matanggal natin. Okay, so gamit lang tayo nito. Sulsulin natin para matanggal sa mga gilid-gilid na yung mga nakadikit na silicone. Ayos. Okay, so matanggal natin mga panelyo. Kasi kutin mo lang dito banda. Mayroon yung parang slot dito. Para gumalaw. Ayan, nayayanag na siya unti-unti. Gandahan. Kabila. Ganun din. May parang ano dito, sikwatan para madali siyang mga gumalaw. Dumikit yung ano, silicone. Okay, yan, galaw-galawin lang, gumagalaw naman na siya, marapit na siyang umangat. Mga ka-Diyos Garage, so yan na, nasikot na natin siya. May lalabas na natin ang buo housing ng oil seal. Ito po, yan po yung itsura niya. Tanggal na natin. Okay, medyo malilim lang, no? Ayan, sa ilalim tayo ng sasakyan. So, ito po yung papalitan natin, yung oil seal. Ayan. Ayos. May manano pa ba tayo pa? Kalasin na natin guys ang ating wheel seal kaya may tagas na. Tulak na pa baba. Tanggal na siya. Okay. Okay. Ito yung ating pamalit bago. Linisin muna natin bago natin ipalit para ilit tayo. Para maganda tingnan, matuwa yung ating boss. Kaway nga dyan, boss. Yun, no? Hi. Shout out na yun. Shout out ba? Shout out dyan, mga pugil. Ayos, ayos. Okay, so narinis ko na. Ikakapit na natin yung ating bagong oil seal. Yan. Ito yung ating bago. So, okay. So, ito na yung kanyang oil seal. Nook brand. So, kanyang size. Makita ba? 80 96 9. So kasama natin guys, so ang position nito pag ganyan yan, kasi dito yung sa labas ng ating engine.
sa loob. So, lalagyan ko lang ng silicone dito sa gilid niya para sigurado tayo. Okay, konting ka lang, manipis lang. Okay, so pag ganyan siya, tapos ito naman, pag ganyan. Yan, may slot naman yan. Kaya magtama siya. Okay, ganyan. Ayos. So, maglagay lang ako ng konting silicone. Okay. Yan, nilagyan ko ng silicone. Manipis lang. Pag ganyan, guys. Pansin nyo, hindi ko na pinutulan yung spring. Yung spring yan, yun, ano. Kasi okay naman yung ating ano doon, wala namang leg. Kung may tama na yung konti, pwede natin putulan para mas sumikip siya. So, okay na yan. Ayos na yan. Ayun, ilubog na natin. So, dapat pantay-pantay yan ang paglubog niya para maganda yung kanyang lapat doon. Ito. Ilubog na natin. So, dapat pantay-pantay yan. Okay. Ayun, hindi ko na pinutulan yung spring, no. Ayos na yan siya. Okay na, guys, mga ka-Diyos Garage. Ayos na yung kanyang lapat, oh. Pantay na siya. So, lalagay natin yung kanyang plates. Stopper. Yan. I-ano mo lang siya. Tapat mo lang yung mga ano niya dito. Yan. Kasi pag hindi nakatapat yan, pinalis yan. Hindi magkatama. Wala sa tama. So, balik natin sa tama niya. So, ganyan po yung orientation niya. Okay. Yan. Ayos. So, palagyan natin ng konting silicone dito para pag nilapat natin doon may suporta. Tapos yung labi ng ating wheel cell, lalagyan natin ng grasa para pag pinasok natin, suave lang, hindi maganit. Kung wala pang langis sa pag-ikot ng ating engine, hindi siya masugatan kasi may grasa siya, may lubricant ba. Okay. So, ganyan lang. Labi lang. Okay. Ayos. Ito yung sa outer. So, ganyan yung position yan. Lapat na lapat, guys, yung ating paglalagay. Okay, lagyan ko na ng silicone bago natin isalpak doon. Yan, pahira na natin, guys. Suporta. At manipis lang, basta masuportahan lang. Kasi may punit ng konti dito. Wala pa sa tayo pamalit ng gasket na ito. Ayos na, guys. So, nalagyan ko na, no. Paikot. Pati dito sa baba. Ayan. Ready na. Salpak na natin. So, nalinis ko na rin yung ating ano doon. Crankshaft. Ayan. Nalagyan ko na paikot. Okay, mga ka-Diyos Grads. Ilalagay na natin yung ating oil cell, yung housing pati yung oil cell. Yan. So, nalinis ko na rin yan para maganda yung kanyang lapat. Okay. Salpak na natin, guys. Pisto lang ako ng konti. Okay. Ayan siya. Okay, may dowel naman yan, kabilaan. Itapat mo lang yan dun sa guide niya. Hindi ka maliligaw dyan. Ayos. No. Tapos ibabalik na natin yung ating mga tornilyo. Ilan yan? Itong tornilyo yan.
Yung position niya, guys. Okay na, guys. So, nailapat na natin. Ilalagay natin yung mga tonelyo natin. Sa yan. So, kaiba to kasi yung ibang mga pinagpatilang oil cylinder, so mulang songkit dito, yung na kailangan tanggalin yung housing. Ito sa L3, kailangan natin tanggalin yan para mailabas natin yung oil seal. Makapagpalit tayo ng panibago. Medyo makatrabaho ng konti. Pero ayos lang, at least na lapat ng maigi. Okay. Meron siyang dalawa dito sa ilalim. Ayan. Marka na to. Pag ano. Kasama sa oil pan. Ayos. Meron siyang dito, dalawa. Dito, guys. Lapat na natin ang maayos to. Okay, so ganoon lang po magpalit ng kuan. Oil seal ito ang ating L300. Okay, guys. So, tapos na po yung ano natin, pagpapalit ng oil seal ng ating crankshaft oil seal rear. May pagitan ng makina, ng transmission. So, bukas po, abangan nyo yung vlog natin sa pagpapalit ng lining ng cross assembly. Okay, maraming salamat mga ka-Jules Grads sa panood nyo. Ano, may natutunan kayo today kung paano magpalit ng crankshaft oil seal rear sa likod ng ating L300 Mitsubishi 4D56 engine. So sa mga hindi pa po naka-subscribe dyan sa ating channel, Jules Grads PH, subscribe naman po. At maraming salamat sa suportan nyo. Ingat po kayong lahat at God bless po. Ayos! See you next vlog!